Good afternoon, guys. Welcome back to our new episode of podcast with our speakers, namely J. Mark, Jude, Miko, Ricky, Denzel, Janfel, and our special guest, Eman and Roel. We will talk about AI controversy. Throughout its history, artificial intelligence has always been a topic with much controversy. Should human intelligence be mimicked? If so, are there ethical bounds on what computers should be programmed to do? These are a couple of questions that surrounds the artificial intelligence controversy. What is artificial intelligence? It is also known as AI, the area of computer science focusing on creating machines that can engage in the human behaviors of intelligence. Ayun. Pwede natin itong simulan sa topic na ano. Should driverless vehicles be allowed in high population areas? Ano yung thoughts nyo dun, guys? Ayun, ano. Para sa akin, dito sa, ano, kung sa Philippines, ah, hindi pa siya pwede kasi hindi pa ganun kaayos yung traffic dito sa Pilipinas. Kasi tingnan mo nga, hindi masunod-sunod yung mga motorcycle lane, yung mga for public utility vehicles na lane. Mga ganun. Kung saan-saan, may sumisingit. Gulat ka na lang, panag-drive ka, may magkakat sa'yo na bus. Parang ganun. So, para sa akin, hindi pa tayo ready doon. Tama, I agree with that. Para sa akin yung tingin ko hindi pa rin talaga handa yung Pilipinas para sa ganun, sa AI driving car na walang supervision ng human, kasi yun nga sabi ni Janfel, overpopulated, tapos ang daming mga unexpected na mangyayari dito, na nangyayari dito sa daan ng Pinas. Bigla na lang may mga tumatawid, may mga sumisingit na motor or anything na pwedeng mag-cause ng incident na kung saan pwedeng maka-take ng lives ng mga dumadaan. Para sa akin, ano, may advantage pa rin naman yung self-driving cars, kasi syempre hindi naman sila gagawa ng bagay na walang sense, pero siguro kung i-implement yung self-driving cars, may malaking tulong pa rin siya siguro, especially dito sa Pilipinas. Usong-uso yung mga na-aksidente kasi lasing yung driver, ganun. So, since driverless na siya, wala nang mga ganung incidents na pwede mangyari. Tsaka, beneficial din siya para sa mga, ano, yung mga hindi marunong mag-drive, o kaya dun sa matatanda, o kaya yung mga, ano, yung mga disabled na wala talagang kakayahan para mag-drive. Magiging ano, advantage siya yung self-driving car sa mga ganun. Para sa akin naman, ay sige ako ba muna. So para sa akin naman, gusto ko lang din parang labanan din yung statement ni Denzel na very advantageous siya sa bansa natin nga, kasi maging benefit siya sa may benefit siya sa mga tao, tulad na lang sabi niya PWDs ganun. Pero bago natin siya i-implement, kasi kailangan muna natin ng maayos na traffic system para may implement siya properly. Also, para i-implement din siya, kailangan din natin ng budget. Ang hirap din kasi mag-rely ng mga tao na pag kunyari di ka marunong mag-drive, self-driving na. De, paano yun? Pag kunyari, kailangan mo talaga mag-drive. Diba? Tapos di ka marunong kasi nakarely ka doon, diba? Parang, mahihirapan tayo intindihin siya. Mahihirapan tayo para mag-adjust kasi yun nga, more of reliability na tayo din. Hindi na tayo paasi. Yun lang. So sa akin, parang agree din naman ako kay Denzel. Siguro, darating tayo doon and possible na kapag naayos na nga yung mga ganyang problema, yung mga traffics, and yung mga pasaway sa alsada. Siguro, firstly, if may budget, and parang i-prioritize to ng gobyerno, parang
goods yung mga self-driving cars sa, or sabihin na natin mga parang self-driving transportation para sa mga commuters, para sa mga masa. Kasi firstly, hindi lang naman tao yung magbe-benefit doon, kasi ano ba yung mga naimbentong self-driving cars ngayon, di ba, parang di kuryente. Ewan ko lang ha, pero di ba, syempre less harm sa earth, pero parang may nabasa rin kasi ako na may harm din yung mga ganong klaseng vehicles sa earth, pero hindi muna ako magde-deep dive talk about yan. Tapos ayun, yung stand ko rin na approve nga ako dyan, kaso it takes a lot of time. Tapos alip to ay sabi, parang if ever nga maging yung self-driving cars is pumalit sa mass transportation natin sa mga high population area, siguro ang magiging cons naman dun is mawawalan ng trabaho yung mga drivers, pero magkakaroon ng mga trabaho, may more yung mga maintenance. So siguro yung for the next topic, papasok naman tayo sa should companies embrace AI. So pinasok ko lang dun. Yun. Ayun nga. Maganda rin ano na yung mga kumpanya, yung mga malalaking kumpanya na mag-grasp nila yung AI, kasi makakatulong to ano eh, economically sa business nila, para maging efficient sila sa mga production nila. Lalo na 'di ba, yung mas mapapadali yung ginagawa nila. Like yung mga ang daming employees na nahihirapan, pero with the help of AI, mas mapapadali. Tapos ayun, idagdag ko na rin dun sa statement mo na yung mga ano, yung medyo delikado na jobs ko, nasa processing yung papasok ko dun sa may ano, dito sa smoking area, ganun. Sa mga processing ng mga tawag dito, yung mga nung ganun sa ganun. Imbis na, di ba, medyo malaki yung risk na ako, nari, mapaso yung employee. Kung yung AI na lang yung ano, nari, naka-automize na, medyo mababawasan din yung risk na, ayun, may ma-aksidente. Ayun na yung akin. Paano yun, hindi may, ano, hello? May ibang employees na mawawala ng trabaho if ma-implement yung AI for that job? Innovations, people. We need innovations. Pero para sa akin naman, okay yung AI para sa mga work. Halimbawa, yung mga greeters sa mga restaurant, yung sa mall, yung pwedeng pagpipilihan mo ng menus nila, or manavigate mo yung buong lugar kung saan mo gustong pumunta. Yung mga ganong klaseng AI-powered na help sa mga ganong lugar, sa mga crowded na places, malaking tulong. So, yun nga, if companies embrace AI, yun yung laging unang threat na naririnig natin is if yung mga kumpanya ba is nag-depend sa AI technology or sa machines, mawawalan ng trabaho. So, andun lagi yung argument na hindi yan, kasi if maging AI na, may magme-maintenance pa rin yan. So, may job pa rin na ma-generate. May nagsasabi na mawawala talaga yung manpower kasi mapapalitan ng AI. So for me, para sa akin, ang matatake lesson ko lang din sa ganyang scenario, lalo na ngayon, and sinasabi rin naman ng mga profs natin na yung advantages ng field natin, which is tech. So yun lang, parang if we have friends na concerned tayo sa ganito, kung naka-concerned tayo sa ganyan, sa kalagayan na may threat na mapalitan or mawalan trabaho, parang yun nga, habang may time pa, much better na mag-invest din tayo ng skill sa tech para in the future may kalalagyan tayo. So yun sa hello, sa ano, sa idea na embrace ng big companies yung AI,
both agree and disagree ako. Kasi una, disagree kasi ayun nga, since effective yung AI in production, parang mawalan na ng place yung mga human worker or yung mga nagtatrabaho na ano, hindi machine. And agree naman ako dahil nga AI nga mapabilis yung pag-produce ng mga products and magkakaroon ng better income yung company. Pero dahil nga effective siya masyado, yung mga tao na unemployed dito sa Pilipinas, magkakaroon pa ng mas higher rate pa ng unemployment dahil nga dun sa ano, AI. Ayan lang. Sa akin naman is ano, ano, tag dito, parang, ano ko yun, parang neutral since, ayun nga, parang sinabi ni Ricky na parang marami nga yung mawawalan ng trabaho since kapag lalapag na-adapt na yung AI. Kasi meron at meron talaga mga tao na hindi pa ganun ka-techy or wala pang ganun kalaman sa technology. Tapos ang ano nga lang, ang good side lang ng pag-adapt ng AI ng mga big companies is ayun nga, mas mapapabilis yung production and tag dito, mas mabilis na makakatulong sa paglago ng ekonomiya. Ayun lang. So with that said, wala na po bang abol? So we can proceed to our third topic. Ano nga ba yun, Jared? Ayun nga, kung should we trust AI independently? Sige, ako simulan ko na rin dyan. So, should we trust AI independently para sa akin? May mga bagay, may things na oo, parang masarap kasi na mag-depend sa AI kasi yun nga, less hassle, less stress, less work. May mga, kasi ang tingin ko ay sa AI para siyang, kasi diba, topic na natin, which is AI controversy. Kasi ang daming hate about sa AI. Feeling ko parang pinagdadaanan din yung AI ngayon, yung parang pinagdadaanan din ng internet, cellphone na parang bash. Hindi, newspaper pa rin, parang ganun. Parang nandun tayo ngayon sa phase ng era na, which is papasok na nga yung AI, kaya AI, nagkakaroon ng controversies, ganito ganyan. Pero if we took to the positive part, yun nga, malaki yung potential ng AI. So, feeling ko darating tayo sa part na parang katulad ng phone, may mga bagay or things tayo na siguro idedepende na natin sa AI. Pero may mga bagay rin talaga na tao lang din or tayo lang din yung makaagawa po sa AI. So yun yung take ko sa akin. So if independently ba, okay, agree ako dun. Pero hindi sa lahat ng bagay. So yun sa akin. Maganda yung sinabi ni J-Mark. Add ko lang rin na yung AI may ano din, may pros and cons. Like, yung pros ng AI is, di ba, less room for errors. Mas efficient siya. Tas, laging available. Kahit anong oras mo gamitin, nandyan siya. Tas, yung, ano naman nun, yung downside ng AI, and babagsak yung employment rate. Mas magiging dependent na yung mga tao. Mas tatamba rin sila physically gumawa. Tapos, ayun, pwedeng ma-dominate yung humans ng AI. So, ano, add ko lang din sa cons ng AI. May nakita ko argument sa internet na AI can be used to manipulate and control people. So, ano, since may ibang companies and businesses nga na inagamit nila yung AI para ano, i-track yung behavior ng users nila sa internet. Then ano, once na nagather nila yung data na yon, parang ano, hahanapan kanila ng ads
or ng content na tugma sa mga sinesearch mo, parang ganun. So, in the end, parang kinokontrol na ng AI yung mga ads and contents na nakikita mo sa internet. Ayun lang. Kaya pala yung sa Shopee mo, ah. Joke. So, sino pa ba? May kukontra ba dyan? Should we be trust AI independently? Should we rely on them ba? Kung wala na, pwede tayo mag-proceed sa ano. Connected siya sa education rin kasi. So, yun nga. Kanina pa tayo ng AI ng AI. So, sa mga nakikinig, yung tinutukoy naming AI, yun nga, artificial intelligence. Ngayon kasi na-apply na siya sa lahat and sa maraming purposes. Kaya, yun, isa dito yung education, which is yun na, itatopic namin ngayon. So, sinong may thoughts about AI on education? May tanong ako. So, sa tingin nyo ba, bawalan ng trabaho in the future yung mga professional teachers pag kunyari ipinasok mas AI? Will it be different na ba from traditional teaching tsaka AI teaching? Yan lang. Para sa akin, ano, hindi naman. Kasi pwede siyang easy, ano, pwede siyang sabihin natin, kunwari, yung mga quick courses lang, gano'n. So, yung kunwari kailangan mong certification for ganito or ganyan, yung mga kunwari, yung mga small courses, gano'n. So, pwede natin siyang i-apply dun. O, dun sa, gano'n, yung AI. Pero, syempre, mas better pa rin yung traditional, di ba? Ayun, hindi, wala pa rin maano, wala pa rin ma-apalit dun sa humor ng mga naging prof natin na sobrang gagaling na kahit tawag dito, yung patay na ng oras, di ba? Tapos bilang sisingit yung prof mo na ganito, matatawa kayo, magigising ka, di ba? Wala pa rin papalit dun para sa akin. So, ayun lang. Ano papalit sa'yo, ma'am? So, yun din sa tanong ni Miko. Feeling ko hindi pa rin kasi iba pa rin yung learning experience kapag totoong tao and professional yung nagtuturo sa'yo. Kasi with feelings yun eh, with effort. Kaya gaganaan ka talaga mag-aral and gaganaan ka talaga matuto. So, sa AI naman, goods din naman para sa akin. Kasi lalo ng mga IT tayo, parang sanay tayo eh to work with technology, to work with AI. So, parang ang cons lang siguro nyan sa iba siguro. Sa ibang course, gano'n. Or sa mga taong hindi techie, talagang mahirapan sila dyan. So, para sa akin, hindi pa rin mapapalitan. Hindi pa rin, wala pa rin makapalit sa mga teacher natin, sa mga props natin. Yun net. So, yun, in addition lang din, na parang, isipin yung online class pa lang sa mga kabataan nung, kailan ba to, nung itong pandemic. Parang lahat ng bata, no, parang tinatabad na pumasok, gano'n. What more pa kaya pag pinasok sa AI? Ano kaya? Di na sila papasok, di na may kinig. So, feel ko mas okay sa akin si traditional learning. Yung nagtuturo yung prof sa harap nyo, may interaction with them. Ganon. Kasi ang hirap din sa AI. Pag kunyari nagtanong ka, di mo alam kung tama rin ba o mali. Ayun. Yung personal experience, yung kapatid ko eh, after class eh, pag may assignment, Brainly.com! Yung take ko lang dyan, ano, at some point kasi, di ba, ano, dadating tayo dyan na gumagamit na ng AI sa, ayun nga, gumagamit AI sa education. Tapos, depende na lang sa, ano eh, sa estudyante, yung learning approach nila eh, kung paano nila ma-adapt yun. Kasi merong iba, ano, yung mga, like, mga introverts, mas madali sa kanila matuto through, ano, machines, ganun. Parang mas yung mga katulad nung sa VR, ano, mas nai-immerse sila dun sa machine nga, mas madali nila maintindihan, mas nagiging ayan, interesting sa kanila. Oo. Saka siguro yun nga, baka
sa ano, depende rin din talaga sa execution ng school kung paano nila i-apply yung AI with the learning of their students. So, may aabol ano? Pa. Ayun. Ano, tawag dito. Siguro mas better, ano, kung kunwari, from LM to college, traditional teaching muna yung gamitin. Tapos yung AI more on, ano na, kunwari, for master or yun nga, certification, mga grad schools, ganun. Kasi diba, naghahabol din ng oras yun ngayon. Kumbaga, kung isisingit nila, imbis na may schedule sila na, ano, kunwari, sa mga grad schools ngayon, may nakaschedule sa kanya na Saturday, tapos 7 to 9 lang yung klase. So, paano kung, ano, diba, kung wala kang oras na ganun. So, kung hawak nila yung oras, kung pwede nilang i-take ka anytime yung ayun, yung pasok nga nila, yung class nila, I think, ayun, mas doon mas papasok siguro si AI. Mas magiging flexible, no? Oo, ayun. Ayun naman, parang add ko lang. Parang okay lang din naman sa mga elementaries. Pero, feeling ko kasi sa mga privileged schools lang may ganun. Yung parang may dedicated software para sa mga estudyante. Yung parang, yung mga basic coding, AI yung tuturo, ganun. Advantage siguro yun. Kasi yun nga lang, malawak na topic kasi if we apply ngayon AI on education, syempre, yung makaka-XP lang nun is, hindi ko naman gene-generalize, syempre yung mga privilege. So, yun. Ayun, ano, dagdag ko lang din doon sa sinabi niyo na ano. Ayun nga, parang yung, parang, kung i-adapt man yung, ano, yung AI nga sa education, is parang, yung mga privilege nga lang na school yung makaka-adapt nun, since, parang ano eh, parang hindi siya kayang ponduhan, since alam naman natin yung mga AI is sobrang papahal talaga. Lalo na yung mga, ayun, yung nasa malalayo or yung nasa mga bundok na estudyante, na hindi pa ganun kalawak yung isip sa technology. Parang ang hirap niya, parang sobrang hirap nung kung i-adapt pa nila yun. So, ayun nga, ang may kakayanan siguro mapag-adapt ng AI na learning is yung mga privilege nga lang. Siguro para sa akin, add ko na lang din doon na para mag, medyo maging positive tayo sa ganyan siguro in the future na sana nga yung mga malalayong kabiyesan siguro pagaturuan lang din sila ng mga fundamentals and basics siguro sa education siguro makaka-adapt din naman kung sana i-priority ng in the future ng mga may kapangyarihan yun for better education. So may habol pa po ba kayo ba ano? As of right now, ano mas gusto niyo? Traditional teaching or AI? Ano, maraming factors kasi. Pero sa akin, kung sa ano ko, sa view ko, mas okay sa akin yung AI. Kasi, ayun nga, may magkakaroon ka ng time management as flexible yung oras mo. Like, ay gusto mo sa gabi ka mag-aral, tas ayun nga, available naman yung AI. Kasi sa, 'di ba, may merong study na ano, mas o, ano ka, mas naiintindihan mo sa gabi yung mga articles kaysa sa umaga. Siguro sa akin sa ano, education in general, as a college student, alam naman na natin kung ano talaga yung benefit ng AI sa education. Parang, imagine noon, kailangan ko pang pumunta ng library, babasa ka ng libro, yun yung traditional. Tapos, napunta tayo sa internet na isang click mo lang. Sa Google, nandun na lahat, babasahin mo na lang. Tapos ngayon, may AI pa. So, parang from traditional books to internet to AI, parang yung pagre-research sa internet na sobrang dali na nga, mas pinadali pa dahil sa AI. Pero, ayun nga, lahat ng sobra ay masama, di ba? Once na masanay tayo sa efficiency na kayang ibigay ng AI, may tendency na maging dependent na tayo sa AI. So parang,
wala na tayong natututunan, copy paste na lang ganun. Hindi lang siya sa education, pwede rin siya sa work, 'di ba? Since alam na natin na may AI, ba't pa natin pahihirapan yung sarili natin? Ganun. Anong AI ba yan? Share mo naman yan. Parang goods yan, good item yan. Yung mga nagagamit mo kayo. Oh, wala. Gumagawa ba na AI yan? Topic lang natin to, pero di ko alam na may naagamit na pala lang ganyan, ha? Oo, di ko alam. Kailangan malaman yan. Kailangan namin malaman niya. Sure. Kailangan din malaman ng mga listeners niya. Pa-link future, naman kami dyan. Patag-patag na lang kami. If my part 2. Ayun nga, pero yung next topic natin na, kung yung mga bata, like, pwede ba sila erase gamit yung AI? Paano kaya eh? Parang may nakita ko sa Instagram ng mga ganyan, yung mga bata, mga 3 to 4 years old. Parang may naka-interact silang robots na yun nga, with AI, na may automated na sinasabi. And depende din sa behavior ng bata. Sa akin, pwede, agree ako, pero not 100% kasi iba pa rin talaga pag kalinga ng magulang yung pinang-raise sa bata. True. Sa tingin ko, kung yung mga need ng parent supervision or human supervision ng mga bata pag pinapalaki sila para mas maintindihan nila yung paligid, and kung AI yung gamit sa pagpapalaki sa bata, tingin ko may mga lapses na hindi maging maganda yung paglaki ng mga bata kung AI yung gamit. Tingin ko so human supervision pa rin yung the best para sa pag-raise ng mga bata ganun. Naging si Hitler pag laki, no? Kasi ito kasi yon delikado na eh. Na-reject kasi. Kung tinanggap lang siya sa art school. Oh, wala sa bait sana siya. Ito, example lang. Alam niyo naman siguro yung movie na Big Hero 6. Alam ko medyan eh. Paano kung si Baymax yung AI niyo na mag-aalaga sa mga bata? Oh, personally, hindi ko pa napanood yan, pero nung bata yung kapatid ko napanood eh. Wala lang, parang lagi niyong paulit-ulit si, pinapanood yung mga si Baymax, clips ng... Oh, kilala ko yun, pero hindi ko pa napanood yung movie. So, personal experience, kasi yung kapatid ko lagi yung pinapanood sa tablet niya yung dahil. Siguro, parang agree ako. Kasi trip ng kapatid eh. Nung bata parang siya. Ano ba yan? Parang pet mo. Ganun. Lagi mong nilalapitan kapag may na-feel ka na something na mali. Parang ano siya? In personal protection ka pa rin eh. Oo. Personal. Pero para sa akin, tingin ko sa ngayon, mas maganda pa rin sa galing sa tao yung aruga eh. Diba? Siyempre, parang bonding siya from children to parents. So, kailangan talaga natin yun. Kasi parang, yun, sa mga ibang nakikilala ko, yung mga hiwalay sa mga magulang. Ganun. Parang may mga daddy issues, mommy issues sila kasi wala silang magulang. So, paano pa kaya kung AI? So, parang yung nagkikling sila sa machine. Tatampo yung pero, bata, no? Parang bantay sa doon. Pero, diba, hindi naman capable ng AI yung to see emotions and wala silang empathy. So, para sa akin, mas okay pa rin talaga yung sa human galing yung kalinga na magulang. So nakakatakot din talaga no pag dinepende talaga sa AI pagpapala. Baka maging si
Naging Terminator. Terminator. Yung bata. Maging pasaway ka lang. Kumpasin ka na. So, ayun pa isa. Di ba, kunwari, AI nga yung nagpapalaki dun sa bata. Hindi kaya siya maka-effect dun sa, kunwari, sa emotional or sa mental state ng bata. Kunwari, maging introvert ka nun. Di ba? Yeah. Tatay ko, AI. Baka masanay na. Tatay ko, robot. Tanis ka. Ah, ganun. Tingin ko kung yung katulad nga si Ruben, pwede may mga chance na maging introvert si mga batang na kung pinalaki sila gamit ang hindi AI or hindi sila tinutukan ng magulang nila, ganun. Tsaka nakatakot pa rin kung idedepende mo sa AI kasi andun pa rin yung risk and threats, diba? Tsaka, diba, turuan ng kakaiba. Diba compiler siya ng information, tapos tinitignan niya yung best tawag dito. Option. Yeah. Yung best answer, yung best result. Paano kung unari may nag-tamper ng, diba, ng info na meron siya. Then, maturuan ng pare, ng masamang bagay yung bata agad. Parang ano pa rin talaga, use it with caution eh. Ayun nga, sabi, maganda yung sinabi ni Roel na kailangan ng supervision ng mga nakakatanda. Tingin ko baka maging spoiled yung bata eh. Kung gusto yung bata, bibigay ng AI. Tsaka abang dinidiscuss natin na parang nabubuo yung realization na kahit ang powerful ng AI, hindi siya perfect and hindi mo siya pwede gamitin sa lahat ng bagay. Maganda siya gamitin, sa essay? Parang... Nagyan essay. Ganun ba? Ganun pala? Grabe naman. Ano ba? Palatapos ka na agad, ha? That's one minute. See you tomorrow. Sinundan ko lang ngayon. Sinabi ni Denzel kanina, may mga ganong klaseng AI. Grabe naman. Eh, grabe naman yan. Reveal naman, tatapos. Pa-reveal naman. Ano pag ginamit ng mga kabata, ng mga bata yun, di ba? Patype lang nila. Nakataon. Review, movie review. Yeah. AI reveal. Hindi na sila makapag-isip ng comprehensive, pre. Tama. Kasi nandiyan yung AI, ba't pa ako mag-iisip, di ba? I mean, depende naman sa gamit ng tao. Katulad nung sinabi, pinagsabi ka din na depende sa paggamit mo yung anong gusto mong gawin ng AI. Kunyari, yun nga, sinabi mo, gagawa ng essay. Napaka-efficient niya kasi yun nga, mabilis. Pero at the same time, kailangan mo pa rin. Justify nyo. Eh, kung ikaw, pre, mabata ka, pre. Tapos sabi ng person sa'yo, pagtapos mo na yung assignment mo, pwede ka na mag-draw. Ikaw. Kung ikaw, bata ka na loko-loko, anong gagawin mo, di ba? AI ako. Tapos maglalaro ako. Diba? Pero kung ako yun, syempre yan, iintindihin ko pa rin yung ginawa ng AI. Hindi lang yung bastang gawa pa sa hindi. Kung ikaw, yun talaga hindi naman yung lahat ikaw. Sa bagay. Diba? Noon pa nga lang na walang AI, diba? Bawal copy-paste ha. Dapat sulat kasi hindi nyo inaaral eh. Doon pa lang. Sa bagay. So, parang yun dapat sabihin na. I stand corrected. So yun nga, we're talking about purpose. So relatable yung next topic. Sige, Jared, ano nga ba yun? Yung next topic natin weaponized AI. Parang magagamit ba natin siya na parang sa military, ganun? Yeah, of course. Actually, existing din. Yeah. Like yung mga yung mga ray gun, yung kung alam niyo 'yan, hindi siya gumagamit ng real ammunition. Para sa anime 'yan. Yung railgun, railgun ba? Railgun. Oh yeah. Hindi siya gumagamit ng ilaw 'yun, 'di ba? Oh yeah. Kasi yung mga may mga klase ng may mga ganong klaseng weapon. Yung mga homing missiles. Napaka-helpful niya sa mga military. Lalo na yung may mga
hindi sila dapat na patayin na mga civilian, kasi kung AI, tingin ko naman mas magiging efficient yung pag eliminate dun sa mga threat. Pero hindi ba nakatakot dyan, pre? Isipin mo isang tawag dito, isang utos na nila dun sa AI. Kaya magdadrop ng nuclear bomb, ganun. Kaya nang mambura ng city sa isang pindot. Yeah, at the same time, napaka-delikado nun, pero kung may tiwala naman sa may hawak ng weapon na yon, tingin Hitler. Kung may deterrent, kung may deterrent naman tayo, why not? Diba? Very alarming yung Yung subject. Pag ganun. Kasi, lalo na yung mga katulad ng sa yung mga AI algorithm na ginagamit para maka-attack sa cyberspace or sa physical space, ganun. Ginagamitan nila ng deep learning para ma-breach yung security. Yung para kaya, yung paulit-ulit na iraran yung, Helpful parang sa purpose nung, pero nakakatakot siya kung sa'yo gagamitin. Kung ikaw yung target. Reverse yung, So pag sinabi rin talagang weaponized AI, hindi lang siya about physical sa mga military. Yun nga, weaponized through penetrating website ng government, ganun. So yun pala, dun din siya, yung scope niya, grabe. Example natin yung sa Terminator, di ba mga AI? Skynet! Skynet. Diba? Nagkaano ata sila, may... nagkaroon ng sariling na fully develop yung pagiging AI na. Pero sa totoo lang, pwede rin siya mangyari. May mga hackers din, pwede nila ma-hack yung system kung gano'ng kagaling. Then mga internet yun. Terrorist. Oo. Regulation sa AI. Kung nakaasa na sa AI, weaponized AI na. What if ma-breach, di ba? Nakatakot din para dun sa may owner, no? Oo. Gamitin sa kanila. Ma-reverse Uno card ka, no? Alam mo, ikaw na malasa. Surprise! Not today. Kayo, Ricky, may insights pa ba kayo? Miko, Jude, Denzel. Ako siguro okay lang naman siguro gamitin yung AI para sa yung pag-weaponize. Kaso siguro sa tamang paraan lang. Kasi kung sa maling paraan yung gagamitin, sobrang mapapasama talaga. Ayun lang. Para sa mga para... dito, sa mga defense para sa country, ganun. Siyempre. Para sa akin naman, yun na, to support lang yung statement ni Jude na, yun na, if si AI were to be implemented sa military or it to be weaponized siya, feel ko magiging dangerous talaga siya, especially in the wrong hands. So, kailangan dapat pag ganyan, suriin natin mabuti kung paano ba siya i-implement na hindi siya makaharm sa ibang tao or sa ibang civilians. What if gamitin natin siya for greater threat? Ay, mga alien. Sino kayo kalaban ni Phineas and Ferb? Si Dr. Doofenshmirtz. Okay, so mga alien, diba? Eliminator, diba? What if gamitin natin yan para makuha yung Krabby Patty recipe? John Pellinator. Di ba ganda yan? Magtatayo tayo ng Area 52 sa moon. Yung mga ganun. So, contact tayo. Yung unang natin test subject si Pell muna akong papatayin. So nakakatakot talaga. Kahit hindi tayo mag-agree na i-weaponize yung AI, hindi natin mapipigilan kasi alam natin i-take advantage talaga yan ng mga may kakahaya. Oo. Imposibleng para sa mabuti lang gagawin.
Ginawa nga sila pre para maka-hurt ng tao eh. Para kay balance talaga. May masama, may maputi. Kumbaga, kaya ginamit yan ngayon para protektahan ka. Pero sa other side, ginagamit yan para patayin sila. May maliligtas, may mamatay. Ganun. Di lang talaga sila ganun ka-trending yung AI ngayon eh. Pero pag naging ka-trending, siguro yan yung mga nuclear. Nako, wa. The future. Sila yung maging next nuclear threat. Kakapit tayo sa malakas. Kasi sasabog na lang upuan mo bigla. Kapit tayo kay Top G. Maging Top G na lang tayo lahat. Next, may ano. Ito, maganda yung ano natin eh. Next topic. About AI art. Yeah. Diba maraming ano yan? Oo. Maraming issues ngayon dyan. Ikaw na magsimula, J-Mark. So, yun nga, sa akin. Naintindihan ko yung hinanakit ng mga artists. Pero, ang take ko sa AI art is good pa rin para sa akin. Kasi, napagkwento lang natin to eh, diba? Sabi ni John Fell last time na, sa AI art, makakakuha ka doon ng inspiration, diba? Kung ano yung naiisip mo, itatype mo lang doon. Manipulate mo na may papakitang art na yung AI, yung engine. O, ayun, yung sa controversy naman, yun nga, na, ano, wherein, it's good to be alive in this era kasi, ang sarap lang i-observe ko ano bang mangyayari dyan. Kasi ang lupit ng technology na yun, diba? Na lumalabas yung art. So, kung yung mga controversies na pagnanaaw ng art, and ayun, hindi ko alam gagawin dun eh. Kasi, believe talaga ako dun sa engine din. So, kayo ba? Tingin ko may pros and cons yung AI art. Yung tingin ko magiging cons yun. Kasi yun nga, sinabi mo, may mga artist na nawawalan ng trabaho or nawawalan ng gana maggawa ng sarili nilang art since may AI art na nga. Itatype mo lang yung gusto mo makita and then, poof, meron na. And then yung pros naman nun, yun din. Yung mabilis kumawa, yung napaka-efficient niya, yung gusto mong kung may mga naiisip no may mga may mga kailangan gawin tapos kailangan mo ng ration pwede kang gumamit ng AI art para mag generate ng picture na gusto mo yung mga ganun kaso yung iba diba minomonetize pa yung paggamit ng AI art ang binibenta nila yung gawa ng AI art yun yung ano eh controversial like, part na oo nga eh. Tapos ano, may nakita pa ako sa Twitter nun eh. Yung artist na isa eh. Digital artist siya. Eh, pinost niya yung tawag dito. Work in progress niya. Tapos may isang loko na... Kiniyet. Yung ano niya, kinuha yung artwork niya. Nilagay sa AI art. Sino mo yun, nauna pang matapos. Inangkin, sarako. Oo. Ayun. So parang maganda tawag dun. Ang pangit niya kasi ginagamit diwin kasi ginagamit sa maganda eh. Pero kung ano, kung gagamitin sa maayos, sobrang helpful niya. Ayun. So, parang ang solution diyan. Solution talaga diyan dapat may mag-regulate sa mga ganyan. Maganda. Tsaka kung ano, paano malalaman yun kung AI art ba o digital art yung isang art? Di ba may isang controversy na ganyan, yung na ikaw ata nagbanggit ng Jarrett yung binan sa ano yung binan sa ng mod yung binan ng mod sa Reddit kasi inaccuse na AI art yung gawa niya kahit diba yung pa ito sinan yung sa tanong John Pelle no sa rin problema yun yung mga artists talaga na gumagawa na lagi silang inaano na ay ini-generate mo lang kaya yung sabi ko good shit i-observe ko paano nila i-re-resolve yung ganyan. Oo. Oh. Parang ano naman, ang unfair naman sa mga real artists. Yung iba, pinagkakapiraan nga tulad kanina sa pero AI generate lang naman. Pero helpful siya sa mga ano, animation. Ewan ko lang kung totoo yung sa Genshin na tayo. Parang yung mga animation nila, ini-AI generate nila. Tas high quality. Yan yung maganda dun. Mapapabilis yung work. Bro, yung mga anime na... So, parang yung ano, no? Di ba kasi, like, yung NBA 2K,
yung mga martial arts na game, 'di ba? Mino-motion capture pa yun ng totoong tao. Yeah. So baka in the future pa, no, AI na lang, no. Alam ko may website na ganun eh, yung maglalagay ka ng draw ano, kunwari nung artwork mo or nung drawing mo, tapos i-animate na niya. Ang gagawa na niya ng movement. Wait pala, no. So yun yung mga pros ng AI. Good thing. May mga pros and cons talaga, pero talagang dapat yung paggamit tama. May mga tao talagang may mag-regulate para sa mga karapan. Yung mga ano, art major, no? Oo, art major ka, tapos lahat ng art na doon mo pinagawa. Easy. Lagay mo sa LinkedIn mo, no? Art major. Art specialist. Malapit na lang architect or architect ka ng engineering. Yung mga plates mo pala, pina-AI generate mo na lang. Ayun yung malapit doon. Okay, ito may portfolio. Ayun yung mga nakatawat, no? Yung mga plates ako. Yung mga plates mo sa ano sa architecture, pina-AI mo na lang. Andun yung fun part, eh, no? Pero, ano. Denzel, reveal mo na kasi, no? Reveal mo na kasi. Ano ba yun? Ano ba yun? Sige, next topic tayo. Pamano tayo. Okay. Excited ba yun? Yung next balita. Ano yung pumasa daw dun sa Wharton, ano? Wharton University. Yung examination. Dahil AI. Pero bumagsak sa grade 6 math problem yata yun. Robin? Hindi naturuan ni ano yun? hindi dumaan kay ano yun. Oo, hindi dumaan kay ano. Hindi niya alam yung tunay na takot kung babagsak ka sa grade 6 math. Na college ka. Hindi mo nadaanan si ano. Oy! 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 Paki-blurt yun. The real horror. Uncut to, sir. Pag ginawa ka ng index card, magatog ka na. Next topic tayo. Next topic, naliligaw tayo. Ba, ano, may thoughts po yung iba nating ano dyan, friends dyan. Kung ano bang thoughts nyo sa AI art? Eriki. Ako, ano, add ko lang. Kasi, ano, sobrang dami ko talaga nakikita ang post sa Twitter at sa TikTok. Yung mga artist na nagra-rant sila about sa AI art na ayun nga, marami nga advantage yung AI art sa kanila, pero ang disadvantage nito sa kanila is yung mindset ng ibang tao na kapag nagpo-post sila ng art, hindi mo iiwasan yung mga comments na ay, mas maganda ba yung AI art dyan, ganon, or yung mga magtatanong ng anong keywords yung ginamit na ano para ma-generate yung AI. So, ano, parang kung titignan natin sa perspective ng mga artist, siguro nakaka-offend siya. Kasi time and effort yung nilaan mo sa AI art na yun, tapos sasabihan ka ng ganun. Parang binabaliwala nila yung pinaghirapan mo kasi nga may AI art na ganun. Ayun lang. Sa akin naman, tawag nito, isipin nyo na kunyari kayo, mga IT professionals na tayo, ganun. Tapos, yung AI, sila na bahala mag-code. Okay lang ba sa inyo or sa atin na kawalan tayo ng trabaho dahil na-surpass nila tayo, gano'n. Na parang, there's no room for error na pagdating sa kanila. Gano'n lang din sa mga artists, yung naramdaman nila na parang, it's very unfair na, alam ko, nabasa ko yun eh, parang nag-compete sila, tapos yung isa AI art. Parang, it is very unfair kasi na, din nga na robot yung kalaban mo versus ikaw na struggling gumawa ng mga lines, gano'n, shadings, tapos yung mga shapes. Di ba parang ang unfair nun sa field nila kasi nag-google sila ilang oras dyan, ilang minuto, tapos matatalo lang dahil sa robot. Yun lang, it's unfair lang talaga siya. Tsaka yung credibility, no? Iyak talaga. Kailangan natin i-surpass yung limit natin. Plus ultra. Tatalunin natin yung mga robot. Ano ba, Skynet? Tingin ko, kailangan natin ngayon kung ano, yung magde-detect kung AI-generated ba talaga yung art. Para may pang-defend yung mga artist. Digital artists talaga na gawa nila to. Siguro dapat para na yan sa end ng mga ano eh.
na gumawa sila ng ganyang antay. Kumbaga, di ba, may certain game na ganito, tas gusto nila walang cheater. So, sila rin magpo-provide ng anti-cheat engine. So, siguro parang sa end na rin dapat ng mga ano yan, na magpapa-competition, o sila na yung bahalang mag-provide ng kung anong criteria nila na anti-AI. Sabi nga, baka in the future, may ganun na. And magkaroon na ng justice to our fellow artists. So, paano pa? Topic na ba? Or may add pa kayo? Next topic ano, na tayo. Ano pala yun? Ano pala yun, Miko? Ano pala yun? Yung code. Joke lang. Joke lang. Yung AA na nagko-code, grabe na. Reveal, reveal. Oh, paboro ko doon. Gusto ko yun, gusto ko yun. So, yun. Nag-meet si Miko, ayaw reveal. Ah. So, part 2 po, abangan nyo po. Char. Sige, next, next. Ano na, maganda yung huling topic natin eh. Ano? Last na ba? Oh, last topic na to. Ano, may possibilities ba na masurpass ng AI yung human race? Ako na lang muna sasagot dyan. So, para sa akin naman, sa tingin ko hindi eh. Kasi, half and half ba siya? Pero, more of leaning ako dun sa disagree na side. Kasi yun nga, sino ba gumagawa sa AI? Sino bang gumagawa sa mga robot? Di ba tayong mga tao muna? So, tayo nga hindi perfect eh. What if, paano pa kaya sila, di ba? Paano natin sila ma-perfect kung tayo hindi perfect? So, yun lang. They cannot be surpassed. Ay, hindi tayo masusurpass ng mga AI na yan. Kasi tayo yung gumawa eh. So, parang kailangan natin muna i-perfect siya. Kailangan muna natin maging perfect para maging perfect yung kalabasan din. Ang deep, grabe. Para sa akin naman, ano. Kasi yung AI, like yung mga open AI na, may ginagamit silang, ano, machine learning algorithm na nakakapag-adapt. Yung sinabi ko nga last time na, kunyari, tinanong mo siya about dark matter na hindi niya nasagot and binigyan mo ng info, then yung next time na tanongin mo siya, meron na siyang mabibigay, may response na siya sa'yo about sa topic na yun. Ganun. Kaya feel ko possible eh. Para sa akin, no. I think masusurpass din talaga ng AI yung tao. Ito lang, base lang sa mga movie references na yun. Nga tulad ng Terminator. Kasi... pop culture. Oo. Kasi nga, siguro in the future, nga, sa ngayon, human made AI. So, pero pwede rin maging possible na AI will make AI. So, parang, di ba, mas dadami sila. Pero, grabe yung ayun ano. Nga, pero yun nga, kasi di ba kinod lang naman din siya ng mga human. Tingin ko may ano rin na pwedeng maglagay ng mga restrictions na pwede ilagay sa mga AI so that they can't ano rin masurpass yung humans. Pero tingin ko masusurpass din talaga ng AI yung humans din. Ewan ko lang. Eh nga, tulad sa mga employment rates, di ba? Pwede siyang madominate ng AI. Then tayo, magiging dependent na lang sa mga AI. Add ko lang din siguro, no, dun sa, ano, in terms of intelligence, may chance talaga na masurpass yung human race with AI. Sa intelligence. Kasi, ano, parang ngayon pa nga lang may mga machines na at systems na ano nakakapagpadali sa gawain ng mga tao. Like, and to like think ano? Na, uy, ano ba yan? Sorry. Ang nervous na talaga ako. Mga ano.
Ayoko na lang mag-talk. Sir. Ayun, tapos ano, to think na nasa beta phase pa lang tayo, di ba? What more pa sa future, fully developed talaga yung mga system na to. Pero, ayun nga, ano, gaya ng mga napag-usapan kanina, may mga bagay pa rin na hindi kaya ng AI. Like, pagdating sa decision making and dun sa ano, pupapalaki sa bata, ganun. And dun sa decision making kasi pwedeng maging bias yung decision ng AI since automated nga siya, di ba? So para sa akin in general, hindi kakayanin ng AI mag-isa kasi nga yun nga, di ba? Nasabi nyo na humans pa rin yung kocontrol sa AI. Additional pa is prone din yung AI no sa threats and risk sa cyber threats ganun. Ayun no. Wow. Yon si Jude. Saan naman ano? Siguro ano in the near future, kaya talaga ng AI surpass yung ano, intelligence ng tao. Ay tulad nga ng sinabi niya ano kanina, 'di ba? Na parang tayo dito, parang kapag yung AI is fully developed na parang magiging independent na lang tayo sa AI. Tapos, tawag mo dito, ang ayun nga lang, may napalisa talaga sa decision making tsaka sa ano, emotional. Since parang ang hirap lagyan ng emotion ng isang AI, ayun lang naman. So, ano, add ko lang din dun sa ano, sinabi ni Jared kanina, di ba nga? Pag na-feed ng information sa AI, di ba? So, at kung habang tumatagal yung, ano, yung panahon, tapos mas marami siyang nakokollect na data, tingin ko, pupunta talaga tayo sa point na ano na sila eh, tawag dito. Perfect na sila, ayun. Ayun na. All about the soul. Yeah. Sino pa ba? Mga kapodcast natin dyan. Sino pa ba? Guys. Ricky. Hello, hello, Ricky. Oh, my lady. Ikaw, lady. Dio. Alam ko na, baka na ano siya ng AI. Char. What if AI na pala may hawak kay Ricky? AI si Ricky. Need na na si Ricky. Mano kaya pala. Grabe talaga. Ayan. Ayan ako. Drum roll please. Ricky. Ay baka nagtotalk siya aso ano? Ewan ko lang. Oo nga. Walang ano. Di nag-i-input. Bing chilling. Ayun na. Inatake na ng AI si Ricky, pre. Ayun na. May mga Terminator na. Ano lang, partial lang yung... Ayun na. Partial lang yung kayang maging advantage ng AI sa ano human race sa tingin ko. Kasi ano, tawag dito. Since yung mga parang pinifeed na data dun sa AI parang nanggaling lang din sa ano sa human then kung sa precision naman sa paggawa ng ano ng mga activities ganun siguro dun lang mag parang kakaroon ng advantage yung AI kasi 'di ba sa AI hindi wala sila nung parang naging ulan ay nagkakaroon ng ano tawag ito nakalimutan yung mga bagay-bagay katulad sa tao kapag ano tumatanda na parang nahihirapan na siya mag ano malala ng mga bagay-bagay tapos parang hindi na siya nagiging effective dun sa dati niyang mga kayang gawin pero dun sa AI since ano nga technology siya parang yung mga naka-store sa kanya dati pwede pang ma-improve by updating or paglalagay pa ng ano mga bagong data ganun kaya ayun mas lamang sila in terms of precision sa tingin ko. Yan lang. Kumbaga, parang yung kakayahan, no? Mas kayang lamangan ng AI. Kasi since technology nga. So sa akin naman,
sa tanong na kaya bang i-surpass, parang props din ako dun sa sinabi ni Jared na kasi nga AI meron siyang deep learning, machine learning algorithms. Tsaka yung sinabi ni Eman na bago sa pandinig ko yung AI makes AI. Ewan ko, parang agree din naman ako sa mga sinabi ng mga kapodcast natin na hanggang dito lang si AI kasi hindi siya perfect si AI kasi tao lang din naman yung nag-create. Pero kasi para sa akin, yun nga, alam naman natin pare-pareho na ang taas ng potential ng AI. So parang hindi ko siya kinukulong sa mga flaws niya ngayon kasi in the near future, hindi natin alam kung anong pwedeng ma-adapt or kung maging ano ba yung AI na yan sa pinahanap. So para sa akin, yun din, possible. Agree ako na baka may times na masurpass. Pero nandun din yung hindi kasi yun nga, tao pa rin naman yung gumawa sa AI. So nandun yung pwede na lang i-hack si AI or gumawa sila ng restrictions na pwedeng matutunan ng AI. So ayun, ang taas ng potential, so para sa akin possible but napipigilan. So yun yung sa akin. Yung mga guest natin dyan, baka may gusto kayong sabihin bago mag-end yung podcast natin. Nakakano lang din isipin na we work hard to develop to be lazy. Oo, oh, maganda na. Diba? Oo, oh, maganda yung mahirap nga yan, tulad ng sinabi niyo. Yung pwedeng pagdating ng araw or mga next few years, yung malaki na yung maging impact ng AI sa atin. Pwede ma-dominate nila yung employment rate or pwede nilang malagpasan yung human race. Pero tingin ko malabo mangyari yan since yun, tayo gumawa ng AI. May mga contingency naman siguro ginawa yung mga developers na para mapigilan yung paggawa nila. Manalig lang tayo kay Top G. Oo, manalig tayo. Top G! Top G name! Let's go! Chang Dan. The truth! He's the truth! My yep. Lord and Savior! The way and the life. Yeah. Kaso kahit Top G nga siya, no? Feed sa box ang kanyang, ano? Kainan. Yun lang. Pre, kinulo siya ng Matrix. Kinulo siya ng Matrix. Dahil to kay Papa John Pizza. So ayun, may hapol pa ba? Masarap na ba? May thoughts pa ba kayo sa AI? Wala na ako, sir. May mga bala pa ba kayo dyan? Si Rowell, marami. Ano? Pwede yung gamitan ng AI, no? Ano naman yan? Baka nga may AI ng ano, no? Nagpa-podcast ng sarili niya. AI na. Meron nga yung streamer. Di ba, Pel? Si New Rosana. Kasa naban. Oo, oh, naban siya. Yeah. Hindi na totoo ang Holocaust. Hindi na totoo ang Holocaust. Magka-Holocaust ng AI. Iyan dahil ang pagkakaban niya, pre. Ano mga conclusion natin? Final thoughts about AI. Yung iba na, yung mga guests natin na pagsabi na eh. Ayun, para sa akin, masyado pang maaga para i-judge natin yung AI. Kasi nagsisimula pa lang siya. Yun. Pero ito mo, nagsisimula pa lang siya pero ang helpful niya, di ba? What more pa kaya sa puso? Ang impactful. Ayun, kung wala na kayong ano, I'll end this podcast with ano. I hope you enjoyed the episode with us. And you can find us at our YouTube channel in the link below. And again, big shout out to our Prof. Ma'am Jaya and the entire team over there for helping us manage this podcast to help take a lot of the load of our backs. Thank you for the team and to the listener for listening all the way through. I appreciate you guys so much. And I hope that you take some valuable information from this episode.
and apply it in one way or another into your daily life. Yeah, subscribe to this channel. Click like. Salamatan. Thank you to our guests, Ruel M. Yung sponsor natin, M1 Surrender Yang. Yeah.